Yan, good day mga boss. For today's video, gagawa tayo ng catch cock or yung tinatawag na catch bag, yung lalagyan ng manok habang nagte-training or sa ano pa yung mga ibang gawain. Siyempre, ang gagawin natin ay yung mga low cost budget or yung talagang yung wala tayong gagastusin kahit piso. Yan, meron tayong bula na sira, yung butas na. Tapos marking lang natin yan. Bali, ang marking yan is yung buong kalahati. Dapat yan yung maiiwan para sa magiging pinaka ano talaga, yung catch bag. Kung may mga bulak kayo na sira, pwede nyong gawing lagyan ng bulaklak or gawin nyong ganito. Kung makikita nyo, may mga kulay yung bula kasi ginawa ko kasi yung ano, punching bag ng manok. Ngayon gagawin natin catch cock or catch bag. Yan. Ang makukuha dyan ay yung dalawang part na blue. Yan. Dalawang part na blue. Kunin natin yan. Guguntingin natin. Dapat yung gunting nyo ay medyo matigas para kasi medyo matigas kasi itong bula. Out at shout out lang para shout out sa mga SCCP members. Gumagawa tayo ng catch cock or catch bag kasi may pungusan tayo mga boss. Kasi magagawa tayo ng bagong style sa pagpungus. Yan, tapos na magunting yung part. Ito yung nakuha natin, boss. Dalawang part na blue. Yan. Ngayon, gagawa na naman tayo ng yung bali yung pinaka-handle niya or yung gagawin nating ano, hawakan. Guguntingan lang natin dito yung naiwan na white. Yan. Yan banda. Kayo na magsukat yung gano'ng kalaki ang kamay nyo kasi iba-iba kasi ng laki ng kamay. Iba-iba yung ano, yung laki ng butas na pwede natin gawin. At saka yung lapad ng butas. Nakadepende na sa inyo yan. At saka dapat yung bula na gagamitin nyo yung pang ano talaga, yung standard size. Huwag yung pangbata kasi masyadong maliit yun. Baka hindi magkasya yung manok. At saka yung mga nanonood na mga malapit lang dito sa Davao del Norte. Pwede kayo mag-comment. Baka malapit lang kayo eh. Marami dito yung mga baby pulip. Pamigay natin. Kasi hindi tumatanggap yung iba. Yan, tapos na mag ano, tapos na sa hawakan, tapos na rin sa uluhan. Bali, ang gagawin natin is yung ano na, yung butas para sa dalawang paa, dalawang hita. Pwede kayo magawa ng ano, padlock dyan, gawan nyo ng ano, kahit yung wire. Pwede na yun. Ito yung dalawang butas, depende na yun kung anong klaseng manok meron kayo. Yan, tapos na yung butasan yung isa. Dapat hindi masyadong malayo yung butas na no? Kasi hindi naman sakang yung mga manok natin na masyadong malapad yung mga ano, masyadong malayo yung mga binti. Magpaparapol sana tayo sa birthday pero iwan ko lang kasi maliliit pa yung mga sisiw. 2 months pa, running 3 months, wala sigurong ano, walang tatanggap sa ganun. Kahit ipamigay kasi mga shadow maano yung mga tao ngayon.
gusto nila na ready to fight na. Kahit bigay lang sana eh, ready to fight. Ayaw tumanggap na mga ano, kahit yung mga babae ayaw tanggapin. Ako nung una, lahat tinatanggap ko basta bigay. Yan, tapos na yung dalawa. Yan, para na si ano, mas rider. Ngayon, kukuha tayo ng sample natin, nilalagay natin dito para makita natin kung ano yung mga mali, kung ano yung dapat i-adjust. Kasi gagamitin natin ito mamaya pag nagpungos tayo ng isang stag. Isa lang kasi wala tayong ibang manok. Isa lang yung stag natin. Kung makikita nyo kulay, talisayan yung manok natin na may yelo-yelo tapos may pula. Kasi punching bag po yan mga boss. Yan yung ginagawang ano, punching bag pag nagtitraining ako. Kasi di tayo nakaka-afford ng ano, yung mga mamahalin. Katulad ng mga dummy cock. Kaya gumagawa lang tayo ng mga DIY. Kasi hindi naman masyado may ano, magastos. Ayan. Saktong-sakto yung ginawa natin mga boss. Pero dito lang sa may puwitan. Ayan. Pwede nating i-cut dyan. Dito banda. Dyan. Ika-cut natin yan. Para yung buntot niya is hindi masyado maging ano, 45 degrees. Pwede na mga boss. Locos. Yan. Walang budget. Alright.